Yo, mankind! What's up? Welcome back to my channel. So, ayun nga, panibagong araw na naman. Panibagong blessings. Thank you, Lord, sa panibagong araw na naman ibinigay nyo sa akin ngayong araw na to. Ngayon, guys, samahan nyo ulit ako sa panibagong journey na naman. Dahil pupunta kami ngayong araw na to, Sabado, sa JNT Express Congressional Extension. Ngayon, pupunta kami doon upang mag-pass ng requirements. Ngayon, guys, kain lang ako at may ligo. Babalitan ko kayo mamaya. So, ngayon, shoutout muna tayo. Ito, panoorin nyo. Ayun nga, guys, get light. Ito na naman kami sa kalsada na to. Yo. So ito, shout out College Inc. Yo. Ingat sa inyo. So ito, guys, papunta na kami, guys, sa pupunta namin ng araw na to sa JNT Express dito sa Congressional Extension. So ayun, guys, balitan ko na lang kayo mamaya. Ingat sa amin at salamat sa panibagong araw na naman to. Lord's blessing na to. Shout out kay Raymond Villadar. Ayun oh. Yo, peace! So, ayun nga, guys! Pakiloy na naman kami! Sayang! So, babalik na lang kami Tuesday dahil kailangan namin ng NBI. Hindi Monday kasi Monday daw apply nila. So, Tuesday, di ba naroon na lang ito sa picture? Tuesday, Thursday, tsaka Saturday. So ayun nga, guys, nailan na naman kami, pakiloy na naman kami. Eto ni Raymond Villadar. So ngayon, pauwi na kami, guys. Ayun ako, so balik-balik na lang kami. Kasi ganito kasi, guys, nangyari. Explain ko sa inyo. Nung nakaraan, nag-reply kami, ang sabi, okay lang. Kahit to be follow na lang yung mga ibang requirements. Kung ano lang yung meron kayo, yun muna ipasa nyo. Tapos ngayon, sinabi, kailangan kumpleto. Ano ba talaga? JNT Express. Kaya kayo na i-issue eh. Diba? Kaya napapakuloy kayo kasi ganyan ginagawa nyo. Dapat, bawat detalye nililinaw nyo para malaman ng mga aplikante. So ngayon, guys, eto nga. Mamaya na lang. Balitan ko na lang kayo. Peace! Yo, guys, so ayun nga, dito na ako sa bahay palengke sa my cellphone repair shop na dito ko. So ngayon, guys, sideline muna ako. Kasi dati, pupasok ako dito, Sabado Linggo. So ngayon, Sabado, pupasok muna ako dito para may pera, may pang-budget ako. So ngayon, guys, baltan ko na lang kayo mamaya. Pasok muna ako. Peace! Ayun, so guys, ito samahan nyo, guys, ha? RMR dito sa Robinson, dito sa may Sintosa. May bibili lang ako, guys, samahan nyo ako. So, kailangan ko kasi kayo, kailangan ko ng kasama, guys, kasi ako lang mag-isa, wala akong kasama. So, ayan. Tara, tignan natin. Tama kayo sa bibiling ko. What?
What the f***? Ay, hindi pala kayo kasama sa bibiling ko. Sumama kayo sa pagbili ko. Yo guys, sige. Tingnan natin. Stop! Yo, ayun na man, guys. Nandito na ako sa Robinson. So, pinapila muna ako dito sa labas kasi yung doon sa Robinson. Bawal pa daw pumasok kasi konti-konti lang daw yung pinapapasok nila. Kaya ngayon, samahan nyo maghintay dito. Pumila, maghintay, pumila, at maghintay. One eternity later. Ayun nga guys, so nakapasok na nga ako dito. Sobrang haba ng pila. Sobrang tagal. Yung iba nga nagre-relax nga muna guys. Ito guys ah. Sabihin ko sa inyo. Ito ang problema ng mga Pilipino guys. Kasi kanina, may protocol pala sila na 10 muna ang kanilang papalabasin. 10 person nalalabas bago magpapapasok ng isa. Isipin nyo yun guys. Isipin nyo yun ah. 10 muna ang lalabas bago magpapapasok ng isa. Pero protocol kasi nila yun guys. So kailangan nila sundin yun. So yung iba kasi guys, yung ibang Pilipino kasi nagre-reklamo sila, reklamador sila. Pero hindi nila inisip guys. Doon kasi pumapasok dapat yung think twice, mag-isip ka muna. Kung anong i-re-response mo doon sa protocol na yun. Kasi, sipin mo guys. Kasi ginagawa niya lang yun guys kasi trabaho niya yun guys eh. So kailangan, hindi tayo magreklamo doon. Kaya, saludo ako sa'yo, lady guard. Kasi, ayun nga, ginagawa mo ng maayos yung trabaho. Kaya guys, mamaya, update ko na lang kayo. Kwentuhan ko kayo tungkol doon. Bili mo na ako guys, peace. Yo guys, so ito na pala si ate guys. Ito si ate, sumusunod lang to sa kanyang protocol. So saludo ako kay ate. Kasi sumusunod lang siya sa protocol niya. Sumusunod niya lang yung batas at yung sinasabi sa kanya ng company nila. So ito guys, labas na ako guys. So yun, shoutout nga pala kay ate kasi tama ka naman yung ginagawa niya guys. Sumusunod lang siya sa protocol nila. So balikan ko na lang kayo mamaya at ikwento ko kayo about doon. So guys, peace. Hey ho ho mankind. So ayun nga guys, nakauwi na ako. So ito, kwento ko lang sa inyo yung nangyari kanina guys. Kasi dito sa RMR guys, yung mga tao na bibili sa groceries, ang nangyari, siyempre mahaba yung pila. Eh, usually naman ngayon, guys, new normal, mahaba talaga yung pila, maghihintay ka. Ang nangyari kasi, yung protocol nito nila RMR sa Robinson Supermarket, ang protocol nila, 10 person muna ang mag-out bago magpapapasok. So ngayon, yung mga kasabay ko na kung pila, nagre-reklamo sila, guys. Pinapagalitan nila yung lady guard. So ako, naawa ako sa lady guard. Kasi, kahit sino naman guys, maaawa dun. Kung may puso ka. Kasi, ilagay mo yung sitwasyon mo sa sapatos niya. Ikaw yung nasa sitwasyon na nagtatrabaho ng ganon. Tapos, sinasabihan ng mga tao. Kunyari guys,
si Lady Guard yung bibili. Tapos yung mga tao na nagsasalita sa kanya ng kung ano-ano at pinapagalitan siya, sila naman yung nasa posisyon niya. Sila naman yung guard. So, reverse psychology, ano kayang mangyayari sa kanila? Ano kayang mararamdaman nila? So, sa akin, guys, naisip ko, kung ako sa posisyon ni Lady Guard, syempre, masasaktan na ako, guys, kasi ako, guys, nagtatrabaho ako ng maayos. Sumusunod ako sa patakaran ng kumpanya namin at sa sinasabi ng boss ko. Tapos, ganun lang yung yung mga ibabato sa akin na salita ng mga tao. Syempre, masakit. So, I feel sad kay ate kasi ganun yung nangyari. Kasi ito guys ha, tayo mga Pilipino, hindi ko alam kung bakit yung ibang mga Pilipino, ganun yung mga ugali, crab mentality, naghihilahan pababa, kung ano-anong chismis dito, chismis doon. Tapos, yung iba, may mapo na lang sila, para lang ano, may mapo na lang kayo, may masabi lang kayo. Wala namang kwenta yung mga sinasabi nyo, dapat hindi nyo na binubuksan yung mga bunganga nyo. Mga bobo! Ha? Kayo, wala kayong kwentang tao. Alam nyo ba yun? Hindi naman sa, ano ha, sa ang pangit ng pananalita ko, pero kayo kaya sa kalagayan niyo, nagtatrabaho sila. Alam mo ang sabi ni Lady Guard? Kung hindi nila susundin yung protocol, magsasara sila. So anong mangyayari? Mag-end up sila, wala silang ipapakain sa pamilya nila. Naghahanap buhay lang sila. Katulad mo, katulad natin. Guys, so ayun ang gusto kong maisip nyo. Kailangan pantay-pantay ang tingin natin sa bawat isa, mayaman ka man o mahirap ka man, wala ka mang bahay, homeless ka man, o kahit sino ka pa, kailangan pantay ang tingin mo. Pantay ang tingin natin sa isa't isa. So ayun lang guys, pasensya ka na kung nagsisermon ako, pasensya na kayo guys kung medyo nagiging pare ako ngayon guys. So eto, tapusin ko na tong video na to guys. Bukas na lang ulit okay, sa mga susunod na mga araw. So, salamat nga pala sa panonood. So, huwag niyong kakalimutan paglalabas kayo guys, magsuot ng face mask, magdala ng alcohol, at paggaling kayo sa labas, maligo, mag-sanitize ng inyong mga kamay, mag-sanitize ng inyong mga damit. So, ayun nga guys, maraming salamat ulit sa panonood itong video to. Sana man natuwa kayo at sana natapos yung itong video to. So, susunod na lang ulit guys. Peace!